Ayan, so sa mga outdoor, so ganito nangyayari ka, ganito nangyayari pag outdoor. So yan, open area yan. So yung hangin lahat kinakain, papunta lahat dito. So kanina okay na yan, okay na yan, yan. Okay na yung backdrop namin. Ngayon, so sobrang lakas ng hangin, nag-e-inbows. Kaya sa mga client namin, lagi ako nagsasabi ng kahoy para dito sa ilalim, yan. Yang kahoy na to, yan. Diyan kasi kami nagtatamtax kasi itong tela na to, dito namin siya itatamtax. Ngayon, pag sobrang lakas ng hangin kasi, yan, tulad nyo, no? Pakita ko sa inyo yung likod. Kung mapapansin nyo sa side, naka-inbows yan. Pag lumangin yan, pag umahangin siya, tinutulak siya ng hangin dito sa likod. Yan, no? Yan yung pwersa ng hangin, yan, mapapansin nyo. Yan, yung tent, gumagalaw kasi open area dito. Ayan, so malakas ng hangin. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na nag-e-inbows. Kaya kailangan namin ng kahoy sa ilalim. Much better, no? Maghihingi kami sa inyo ng requirements na ano, loan na siguro dito. Provide na lang po siguro kayo ng loan na. At yan, dito. Kasi yung kahoy na yun, dun kami nag-tatamtax. So, pag natanggal yun, sobrang lakas ng hangin at natanggal yan at wala na po kami sa event nyo, possible sira po yung backdrop nyo. Yan. May kahoy dito pero ano na siya mahuna na hindi na dumidikit yung tamtax. Kaya sabi ko ay pagpumili na lang sila ng lona. So yan, ito yung itsura pag humahangin. Yan. Tanggal lahat ng tamtax dyan. Yan. Sobrang lakas ng hangin, no? Hindi kaya ng tamtax. So, no choice. Ang second option, bumili na lang ng lona. Yan. Kasi hindi talaga kakayanin to. Mapupunit yung tela sa sobrang lakas. Yun lang po. Sana may idea kayo na nakuha. So, ang requirements namin, yung kahoy na mahaba. Kasi di namin kaya mag-provide yan. Kasi po, naka-motor lang po kami. Ang hirap naman mag-provide ng kahoy. Tapos, naka-motor lang, diba? So, yan. Yung sukat ng kahoy nga pala, nakikita nyo yung tent na yan. Yan. Ganyan kahaba yung kahoy, ganyan kahaba, ganyan. Kasi doon namin siya itatali sa parehas ng tubo, kabilang tubo. Yan. So yun lang po, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa tungkol sa backdrop and about doon sa kahoy na lagi kong pinapaprovide sa inyo. Yan. Ayan, so sa mga outdoor, so ganito nangyayari pag outdoor. So yan, open area yan. So yung hangin lahat kinakain, papunta lahat dito. So kanina okay na yan, okay na yan, yan. Okay na yung backdrop namin. Ngayon, so sobrang lakas ng hangin, nag-e-inbows. Kaya sa mga client namin, lagi ako nagsasabi ng kahoy para dito sa ilalim, yan. Yang kahoy na to, yan. Diyan kasi kami nagtatamtax kasi itong tela na to, dito namin siya itatamtax. Ayan, pag sobrang lakas ng hangin kasi yan, tulad nyo, no? Pakita ko sa inyo yung likod. Kung mapapansin nyo sa side, naka-inbows yan. Pag lumangin yan, pag umahangin siya, tinutulak siya ng hangin dito sa likod. Yan, no? Yan yung pwersa ng hangin, yan, mapapansin nyo. Yan, yung tent, gumagalaw kasi open area dito. Ayan, sobrang lakas ng hangin. Ayan siya, oh. Yan, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na nag-e-inbows. Kaya kailangan namin ng kahoy sa ilalim. Much better, no? Maghihingi kami sa inyo ng requirements na ano, loan na siguro dito. Provide na lang po siguro kayo ng loan na. At yan, dito. Kasi yung kahoy na yun, dun kami nag-tatamtax. So, pag natanggal yun, sobrang lakas ng hangin at natanggal yan at wala na po kami sa event nyo, possible sira po yung backdrop nyo. May kahoy dito pero ano na siya mahuna na hindi na dumidikit yung tamtax. Kaya sabi ko ay pagpumili na lang sila ng lona. So yan, ito yung itsura pag humahangin. Yan, tanggal lahat ng tamtax dyan. Yan, sobrang lakas ng hangin, no? Hindi kaya ng tamtax. So no choice, ang second option, bumili na lang ng lona. Yan. Kasi hindi talaga kakayanin to. Mapupunit yung tela sa sobrang lakas. Yun lang po. Sana may idea kayo na nakuha. So, ang requirements namin, yung kahoy na mahaba. Kasi di namin kaya mag-provide yan. Kasi po, naka-motor lang po kami. Ang hirap naman mag-provide ng kahoy. Tapos, naka-motor lang, diba?
So yan, yung sukat ng kahoy nga pala, nakikita nyo yung tent na yan. Yan. Ganyan kahaba, yung kahoy, ganyan kahaba, ganyan. Kasi doon namin siya itatali sa parehas ng tubo, kabilang tubo. Yan. So yun lang po, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa tungkol sa backdrop and about doon sa kahoy na lagi kong pinapaprovide sa inyo.